Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng nakatutok po sa atin, ayan na. May mga matutumba na naman ka-coffee dyan sa Davao. Nako, ilang buwan na lang naman ka-coffee. Kung mananalo po itong si Digong dahil tumakbo ulit ito ka-coffee. Formally na ka-coffee. Formal na pong nag-file ng Certificate of Candidacy. Parang naisip natin ang formally doon na sa formally. Nag-file na po ng COC o Certificate of Candidacy. Ito pong dating presidente, 79 years old na ito ka-coffee ha. Naabot niya na yung pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, ang pagiging presidente. Pero hindi pa rin po ito nakontento at kinakailangan pa rin pong bumalik sa pagka-mayor dyan po sa Davao City. Ayan, naghain na po ng kanyang COC. Yan pong si Digong para tumakbo po sa pagka-mayor dyan sa lungsod na yan. At ang kanyang anak naman po si Basti Duterte bilang vice alcalde. Sa tingin ninyo, bakit pa? With his age, 79 years old, bakit kailangan pang tumakbo ni Digong dyan po sa Davao? May mga anak pa naman siya, dyan si Pulong. Diba? Andiyan si Pulong, andiyan si Baste, si Sara hindi pwedeng tumakbo, si Kitty nandiyan dyan, pero I think hindi naman interested o interesado sa politics itong si Kitty. Bakit si Digong? Diba? Kumbaga pagod na siya eh, retired na ito ka-coffee. At para saan pa, diba? Bakit kinakailangan niyang muling tumakbo sa pagka-mayor dyan po sa Davao? Alam mo kung bakit? Ayaw maagaw itong itong pagiging ang pagkontrol nila sa Davao, ayaw nilang maagaw yan ng ibang pamilya. Kasi medyo humina ang mga Duterte ka-coffee. Paano kung totoo nga na tumakbo ang mga Nograles dyan sa Davao? Eh di makuha ng mga Nograles yung kapangyarihan dyan po sa Davao. Nakalulungkot ka-coffee, pero hindi dapat ganyan nag-work eh ang local government unit. Pero ang nangyayari kasi for the longest time, hawak na ng isang pamilya yan ng Duterte family. So dahil wala nang matibay-tibay na pwedeng patakbuhin dyan sa Davao, si Digong na lang. Kinakailangan pa ni Digong tumakbo imbes na retired na ito at nagpapahinga na for the sake na huwag maagaw sa kanila ang trono. Ayun, that's the exact term, no? Huwag maagaw sa kanila ang trono ng ibang pamilya. Kahit hirap na si Digong, actually, paano yan? Sino magpapatakbo ng Davao niyan? Kung mga ikaw taga Davao ka-coffee, for sure, iboboto nyo yan. For sure, mananalo pa rin yan si Digong. Siyempre, yung loyalty nyo na kay Duterte, no? Pero isipin ninyo, sino yung magtatrabaho dyan? Siyempre, may sakit na rin si Digong eh. Matanda na rin ito ka-coffee. Hindi na siya kasing active noong siya ay alkalde. Dyan pa po sa Davao. At baka mando-mando lang yung ka-coffee, ang mangyari. O sige, balik natin itong tukhang. Kasi sabi ni Bato, noong 2022, gusto niyang ibalik yung tukhang na yan. O paano yan? Eh, babalik na naman yan. Kasi the same persons eh. Sila't sila lang din yan eh. Yung naglungsad ng tukhang, dyan din mismo sa Davao. At in-implement nila yan sa buong Pilipinas. Si Digong din yan at si Bato de la Rosa, no? Sige, basahin muna natin itong pagpa-file ng kanilang COC. And then later on, itong kanilang hangarin na ibalik itong tukhang. Former President Rodrigo Duterte is running for mayor of Davao City in the 2025 elections. Noong isang araw sa kanyang press conference, eh, nagpahaging lang ito, no? Na tatakbo siya, in-express niya yung kanyang intent ng kanyang pagtakbo, no? Pero ngayon po, official na po yan, unless mag-withdraw siya, no, ng kanyang kandidatura, official na po yan, inihain niya na yung kanyang Certificate of Candidacy dyan po sa COMELEC. At ang kanya pong kasama, ang incumbent mayor po na si Sebastian Duterte, itatakbo naman pong vice alcalde. So I think, if ever, magtatrabaho dyan, itong si Baste. Kasi mahirapan na naman mag-perform ng kanyang functions itong si Digong eh. An hour before the cut-off of the filing of certificates of candidacy. Ngayong araw po yan, Lunes po yan, ha? October 7, Duterte arrived at the Commission on Elections Davao District Office to submit his COC. Personally, ka-coffee, siya yung nagtungo dyan para ipasa yung kanyang kandidatura. Duterte earlier disclosed that he will be running for the local elections in Davao City, even asking the media during the press conference on what position he will run for. Actually, mataas din ito sa survey sa pagkasenador. Actually nga, kung tatakbo siya sa pagkasenador, eh, may chance nga siyang manalo dyan. Pero sabi niya, hindi nakakayanin ng kanyang katawan dahil medyo may edad na ito. May mali ba dito sa kanyang pagtakbo? Actually, nasa demokrasya naman tayo at wala naman siyang binaviolate dyan ka-coffee. Diba? Nakalagay naman sa ating saligang batas eh, na hindi ka lang pwedeng magpare-elect sa pagka-presidente, pero pwede kang tumakbo sa other positions kahit na naabot mo na yung pinakamataas na pwesto ang pagiging presidente. So allowed naman siya dahil nasa constitution naman natin yan. Hindi naman sineset doon na pag ikaw ay 79 hindi ka na pwedeng tumakbo. Ang question dito, kaya pa ba niya? Diba?
Kung tayo, actually nasa Davao ang bola dito eh. Nasa mga citizen ng mga Davao eh, sa electorate eh, mga boboto dyan sa Davao. Tingnan ninyo yung kandidato. Sa tingin ninyo yung kandidato, mape-perform niya pa yung kanyang tungkulin bilang isang alkalde. Yun na lang sigurong basayan ninyo. Diba? Kasi may support ba si Digong? Definitely meron siyang support. Meron ba siyang makinarya? Definitely. Bilyonaryo yan. Napakaraming resources niyan. Kaya niya mag-launch ng campaign. Even national campaign, kaya niya mag-launch. It's just that yung katawan niya hindi kaya. Kung ikaw yung taga Davao, i-assess ninyo yung tao. Sa tingin niyo ba makatutulong yan? Yes, posibleng naging magaling siya noong siya ay alkalde for the longest time dyan po sa Davao. Pero tingnan ninyo yung circumstances ngayon. Yung panahon ngayon, kaya niya pa bang patakbuhin yung Davao ng ganyan ng kanyang kalusugan? O medyo may sakit-sakit na ito, medyo mahina-hina na. Baka naman may ibang option, di ba? Pili naman kayo, baka ba ibang option pa dyan? Kung tatakbo ang mga Nograles, actually sila naman yung pinakamalaking pamilya na posibleng kumalaban dito sa mga Duterte dyan po sa Davao. Kanina, nag-resign po si chairperson ng CSC, ng Civil Service Commission, si Carlo Nograles, nag-resign po siya sa kanyang pwesto. And bali-balita, itatakbo daw po yan dyan po sa Davao bilang alkalde or kung ano man yan ka-coffee, kasi bukas ng last day ng filing ng Certificate of Candidacy. So potentially, tatakbo raw ito, pero wala pang malinaw na posisyon. Anong tatakbuhan niya? Congressman ba siya? O alkalde ba siya? Pero kinakailangan, may magtakbo, may mag-file dyan para kalabanin itong mga Duterte or else wala lang. Mauulit-ulit yung nangyari for the previous time. Mauulit at mauulit lang din po yan. Kung talamak yung tumbahan dyan dahil sa tukhang, mauulit lang po yan. In fact, ginawa ni Basti Duterte yan, pero hindi lang nag-prosper. Ginawa ni Basti, ilang araw lang, ilan agad ang naitumba dyan, di ba? A matter of hours lang, sunod-sunod, anim, natumba agad nila yan eh. Di ba? Saglit lang yan, ka-coffee. E ano pa tong si Digong, mas matigas ito kaysa kay Basti. Kung hindi lang anim sa isang araw, baka dumami ng dumami pa. Kaya yung mga taga-Davao, tingnan ninyo, is it the best solution to elect former President Digong as the mayor of Davao, 'di ba? I-check ninyo, baka hindi na siya. O baka may iba pa kayong option, 'di ba? Kasi hindi yan magba-back out kasi ayaw nilang bitawan. Ayaw bitawan ng kanilang pamilya yung Davao. Kasi kumbaga, naangkin na nila yan eh. Davao City, pag sinabi mo Davao City, Duterte na yan. Ikawawa naman, baka may ibang pamilya na mas deserving o mas kaya namang patakbuhin ng maayos itong Davao. 'Di ba? Tingnan ninyo yan. Kasi kung magbabackout, hindi. Kasi ito, ang assessment ko lang ka-coffee. Kung tiwala si Digong sa mga anak niya, kung tiwala siya kay Basti, tiwala siya kay Pulong, na mananalo ang mga ito sa pagka-mayor, kung tiwala lang siya, hindi na siya tatakbo. Kasi alam niya eh, alam niya yung sitwasyon na mahina na yung katawan niya eh. Diba? Kasi kung malakas pa siya, definitely tatakbo siya sa Senate. Sabi niya mismo, mahina na yung katawan niya. Kaya kinakailangan niyang tumakbo. Actually, napipilitan lang siya dyan, ka-coffee. Hindi na bukal sa loob niya, sa tingin ko lang ha. Hindi na bukal sa loob niya yan. Napipilitan lang siyang tumakbo dahil wala siyang option. Or else, maaagaw ang trono sa mga Duterte. Kung baka hindi rin maganda yung performance ni Basti bilang alkalde. Hindi natin alam kasi naman tayo taga-Davao, no? Yung mga taga-Davao makakasagot niyan. Kumusta yung performance ni Basti Duterte sa nakalipas na 3 taon? Diba? Posibleng hindi maganda. Kaya natatakot sila na kapag si Basti ulit ang tumakbo, re-election, pwede pa naman mag-re-elect eh. Kasi 3 termino yan eh. 9 years yan. O baka maagaw sa kanila. Kaya hindi patatakboy na ito. Mag-busy na lang muna siya. Kaya babalik doon sa tatay. That's the number one reason na sa tingin ko ha, I think valid naman siguro yung rason na yan, na ayaw niyang maagaw ang trono sa kanila. Ayaw maagaw sa mga Duterte itong trono dahil, nako, isang beses lang makuha sa kanila yan. Malaking problema sa kanila yan. Anyway, sige. Balik tayo doon sa tukhang. Babalik ba yung tukhang sa tingin ninyo? Babalik yan dyan sa Davao? Ako, very confident. Babalik yan tukhang. Kasi nag-warning na si Digong dyan, oh. Nung isang araw, di ba? Sabi niya, kung kayo eh, adik daw kayo dyan, eh, lumabas na kayo dyan sa kanyang syudad. Di ba? Yan din ang sinabi ng kanyang anak. Pero biruin mo, ang dami nag-positive dyan, di ba? Nung random drug test dyan eh. Ang dami nag-positive dyan. Mismong mga empleyado mismo, di ba, si Duterte. Posibleng factor yan. Kaya kung bakit hindi sila ganoon ka-confident. O lumayas daw dyan, pero nasa loob eh. Nandiyan yung mga nag-positive. Definitely, ibabalik yan tukhang na yan. Posibleng ibang pangalan lang yan, pero babalik yung ganyang strategy. Iba katulungan pa siya ni Bato. Kung hindi mananalo si Bato sa pagkasenador, iba ka bumalik siya ng Davao. Kaya tulungan niya si Digong sa implementasyon ng kanila mga programa. O, balikan natin itong balita na ito, ka-coffee. Ang petsa nitong balita na ito
October 15, 2022. Ang headline, Bato de la Rosa urges revival of Oplan Tukhang in drug war. Panahon niya ng ano ka, Coffee? First year yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang pinapalutang ni de la Rosa ni Bato na ibalik itong Tukhang. Akala niya siguro papakinggan siya ni PBBM. Gusto niya. Sinasuggest niya naman ito eh. Sa administrasyon ng PBBM na ibalik itong Tukhang, pero hindi siya nag-succeed dyan. Eh kasi naman, problematic naman kasi yung programa na yan. Tingnan mo, napunta tayo sa international stage. Maraming pumuna sa atin. Diba? Na-criticize tayo dahil dyan sa programa na yan, dahil sa Tukhang na yan. So, noong October 2022, yan ang pinalutang ni Bato. Yan ang kanyang suggestion sa administrasyon ni PBBM na i-revive itong Tukhang na to. Para saan pa? Diba? O sige, ngayon, pag hindi na nanalo si Bato dyan, o sige, dyan kayo sa Davao, implement ninyo dyan. Pero kawawa naman yung Davao dyan. Senator Ronald Bato de la Rosa on Friday, October 14, called for a revival of Oplan Tukhang in fighting illegal drugs in the country, similar to the controversial strategy he led as police chief during early years of Duterte administration. Diyan nakilala si Bato sa Tukhang nila noong PNP chief pa siya ng Davao. And eventually, nung naging presidente na itong si Digong, ginawang hepe ng Philippine National Police itong si Bato de la Rosa, kahit marami siyang mga senior pa na na-bypass niya. Diba? Kuwawa naman ang Davao dyan, ka-Coffee. Siyempre, hindi naman pwedeng pabayaan ng national government yan. Kung i-implement yan dyan ni Digong, eh, kailangan mag-intervene ang Department of the Interior and Local Government dyan. Si Rimulya na ngayon, ka-Coffee. Si John Wick Rimulya na dyan sa DILG. Kailangan nila mag-intervene dyan. Di naman pwedeng hayaan na lang ito. Parang nang nangyari kay Baste, nag-launch ng sarili niyang programa o anong ginawa ng PNP leadership dyan, ng DILG dyan, o pinatigil ang ginagawa niyang programa na yan. Malatukhang, biruin mo, matter of hours lang, ilan na agad yung tumba nila dyan, diba? Kawawa din naman yung mga kababayan natin, lalo na po yung mga inosente na nadadamay dahil sa kanila mga programa na yan, diba? Unfair yan eh, tapos makikita mo kay Bato, oh. Tinan mo, oh. Pag nagbabrowse tayo, oh, sabi niya, human rights, nung ginigipit daw itong KOJC, Protokhang de la Rosa tells police KOJC members to respect human rights. O, di ba? Coming from Bato, ho? Irespeto daw po ang human rights. Actually, itong balita naman, September 14, 2024 pa, si Jokno naman, sabi niya, itong House of Representatives, nagkataon na nakabreak ngayon dahil magkakampanya itong mga to, no? House can focus on de la Rosa's drug war memo. Actually, matibay-tibay ito ka-Coffee. Na sinasabi dito ni human rights lawyer Jose Shell Jokno on Friday, urged House lawmakers investigating the drug war of the Duterte administration to also focus on the 2016 PNP circular that ordered neutralization and negation of drug suspects. May punto si Shell Jokno dyan. Actually, kung mananalo itong si Shell Jokno, and I think may chance ito ka-Coffee, Malarisa Ontiveros ang style nito. Mahahalungkat ng mahahalungkat yan. Kasi madadagdagan sila dyan eh, sa Senado. Ito, suggestion niya lang ito. Itong last month lang niya sa suggestion ito. September ka-Coffee. Total, iniimbestigahan na naman ng Quad Committee yan. Mag-focus kayo dyan sa circular order na yan na nilabas noong 2016 ng Philippine National Police na i-neutralize and negation of drug suspects. So, malinaw na utos yan. O, sinong nag-issue ng circular na yan? Kaninong administrasyon dyan? Ayan, medyo matibay-tibay na. Kung papakinggan lang nila si Jokno, posibleng hindi siya pakinggan ng ilang miyembro ng Quad Committee. Pero pag yan nakapwesto na, pag yan nakaupo na, siguradong kakalkalin yan. Yung problema na yan. Jokno, chair of the Free Legal Assistance Group of FLAG, said the PNP's Command Memorandum Circular or CMC number 16, series of 2016, operationalized the drug war and was issued by then PNP chief and now Senator Ronald Bato de la Rosa. Oh, dokumento yan. Nako, hindi lang ngayon nabibigyan ng emphasis yan. Pero pag nakapwesto na yan sila Shell Jokno, nakapwesto yan sila Laila de Lima dyan sa House of Representatives, syari kayo dyan, kalkalin yan. Sabi pa ni Duterte, willing na siyang dumalo dyan sa pagdinig na yan kung ipapatawag niya. Pero gusto niya, intelligent questions daw ang ibabato sa kanya. Ako, maghaharap si Dilima at si Duterte once na manalo si Dilima sa pagka-party list representative.
The circular outlining the PNP's anti-illegal drugs campaign called Project Double Barrel was issued on July 1, 2016, just a day after then Davao City Mayor Rodrigo Duterte took his oath as the country's 16th president. It highlighted Duterte's promise to rid the country of illegal drugs in just 6 months. Promise lang yan, 6 months ka coffee, pero hindi naman nagyari yan. 6 months na-extend ka coffee. Yung pala, may mga natin alam kasi, baka sila-sila lang din yan eh. Jokno said the neutralization and negation of suspected drug offenders are part of the PNP's mandate. What is in the law is for them to be arrested and charged before the court, sabi po ni Jokno. Exactly, may punto. Eh, si Philip Salvador na mismo nagsasabi eh, huwag yung patayin. I-rehabilitate ninyo. Tapos ngayon, mangyayari ulit. Nako, kayo mga taga Davao, ka-coffee, kayo ang magsasuffer niyan once na inalaw niyo ulit yan. Mauulit ng mauulit ang mga sibilyan na madadamay, kawawa naman mga estudyante, walang kamalay-malay, nadadamay dahil sa abuse of authority. Magiging kasing lakas ba yan ng tukhang ni Digong nung siyang alkalde pa? At nung siya'y presidente pa, definitely hindi naman. Diba? Hindi ganyan kalakas yan. Kasi, ang jaja naman ang DILG, ang jaja naman si PBBM, no? Ang national government, syempre hindi niya naman i-allow yan na basta-basta mamutawi yung ganyang strategy na maraming human rights ang na-violate. In the first place, i-reflection din po yan ng bansa natin. Hindi lang ng Davao. Diba? Sa international arena, yung magiging reflection ng Pilipinas yan. O sige, huwag kayo pumunta ng Mindanao, huwag kayo pumunta ng Davao dyan. Dahil tsutsugiin kayo dyan o itutumba kayo dyan. Di ba? Pangat naman tingnan yan. And I think kaharangin naman yan ng national government. Pero as early as now, huwag na natin hayaan na mangyari yan. Kaya kung ikaw taga Davao, o ba mag-isip-isip po kayo ng mainam, yan ba ang nararapat o baka may iba po kayong option. So sige, i-comment na lang po ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Naku, mainit-init na ka-coffee dahil political campaign na. Nagsisimula na po ang mga kandidato. Actually, bukas, last day na po ng filing ng kanilang certificates of candidacy. Asahan nyo ka-coffee in the coming days. Naku, maingay-ingay na. Pagising ninyo sa umaga, maririnig nyo na ang mga L300, mga sasakyan na nag-iikot na may mga PA system, may mga speaker, at maririnig nyo ang kanilang mga jingle. Marami na naman pong manliligaw na mga kandidato dyan sa inyong mga lugar. No? Okay, ingat-ingat kayo ka-coffee ha. At ang mga television programs, sabay puno na naman yan ang mga commercials. Nako, kita na naman ang GMA dito, ang TV5 at ang ibang TV networks. No? Puno na naman yan ang mga commercials ng mga kakandidato. Kaya maging mapanuri tayo ka-coffee. Huwag tayo magpapabudol doon sa mga taong, nako, baka gamitin lang si PBBM and then pag nakapwesto na, eh, kakalas na agad at sasabihin nila ayaw nila kay PBBM. Nako, pag na-corner ulit, babalik ulit, mag-apologize. Nako, ingat-ingat tayo dyan. O siya, sige, ingat sa inyo din ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Kung nasa Facebook po kayo at di pa po kayo nakalike, nakafollow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, like and follow. Nasa YouTube po ba kayo, please click lang po na subscribe. Nandiyan po sa baba, subscribe at hit the notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Ako yung magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.